mga balita ngayong tanghali. Rescue equipment at relief goods sa Isabela nakahanda na para sa inaasahang pananalasa ng bagyong Ramon. Pasok sa ilang paaralan sa Bicol Region, sinuspindi na. Bagyong Ramon nagpapaulan na sa ilang lugar sa bansa. Mobile water treatment facility magagamit na ng mga apektado ng lindol sa Kidapawan City. Vice President Lenny Robredo pinulong ang mga ahensyang kasapi sa enforcement cluster ng Inter-Agency Committee on Anti-Drugs. Traffic scheme simulation para sa pagbubukas ng SEA Games sa November 30, isasagawa ngayong araw. Ang dating Daan YouTube channel ginawaran ng silver play button ng YouTube. Kasama natin ang ating mga correspondents sa iba't ibang panig ng bansa para magbigay ng update sa bagyong Ramon at iba pang mahalagang issue. Nasa Tumawili, Isabela, si Joan Nano. Sa Kanaman, Camarines Sur, si Alan Valenzuela. Sa UNDB Weather Center, si Ray Pelayo at si Asher Kadapan Jr. na nasa Guadalupe, Makati City. Una sa ating mga balita, nakahanda na ang mga rescue equipment at dandang relief goods sa lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa inaasahang pananalasa ng bagyong Ramon. At mula sa Isabela, may report si Joan Nano live. Yes, Joan, kumusta dyan? Flor, bago pa nga maramdaman ang epekto ng Bagyong Ramon, sa ngayon ay handa na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Isabela Province. Naka-standby na ang lahat ng kanilang mga rescue equipment, evacuation center at relief goods para sa mga kababayan natin na posibleng masalanta ng bagyo dito sa lalawigan. Ayon kay Isabela Assistant PDRRMO Colonel Basilio Dumlao, kahapon ay nagsagawa na sila ng pagpupulong kasama ang iba pang disaster management unit at pinag-usapan ang mga paghahanda para sa paparating na bagyo. Sa ngayon, nakaposisyon na floor ang kanilang mga ambulansya, truck at barracuda boats na gagamitin sakaling kailanganing ilikas ang mga residente dito, lalong-lalo na ang mga naninirahan sa mabababang lugar at coastal areas. Naka-standby na rin ang nasa 600 food pack para sa relief operations. Naglalaman ng kada food pack ng 4 kilong bigas, 6 na canned goods, bottled water at kape. Prioridad na maibigay ang mga ito sa mga residente na naninirahan sa coastal areas upang hindi na maobliga na pumalaot ang mga mangingisda. Sa ngayon ay nag-abiso na ang Isabela PDRRMO ng gale warning kaya't bawal nang pumalaot ang mga mangingisda. Possible pa sa ngayon ang lahat ng tulay at mga kalsada dito sa Isabela at wala pa rin mga residente na inililikas dahil mamayang gabi pa inaasahang magsisimulang maramdaman ang mga pag-ulan. Sa ngayon ay inabisuhan na nila ang mga residente sa posibilidad ng paglikas dahil sa inaasahang mga pagbaha at landslide sa ilang lugar. Kabilang nga sa mga lugar na mahigpit na minomonitor ng PDRRMC, ang Santa Maria, Cabagan, Santo Tomas, Delfin Albano, Benito Soliben at Don Mariano. Mahigpit rin nilang binabantayan ang posibilidad ng pag-apaw ng Cagayan River dahil nga sa mga residenteng naninirahan malapit sa ilog. Flor, sa ngayon ay halos normal pa ang sitwasyon dito sa lalawigan ng Isabela. Mayroon pang supply ng kuryente at may pasok pa rin sa eskwela at trabaho ang mga residente rito. Bagaman medyo makulimlim na ang kalangitan at nararamdaman na rin natin ang malakas na hangin at mahinang mga pag-ulan. Flor? Maraming salamat, Joan Nano. Nagulat na live mula sa Tumawili, Isabela. Nagsuspindi na ng klase ang ilang probinsya sa Bicol Region dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dala ng bagyong Ramon. Habang tumaas ang bilang ng mga naantalang pasahero dahil sa pagsusungit ng panahon. Alamin natin ang update mula kay Alan Manansala na nasa Kanaman, Camarines Sur, live. Yes, Alan. Ella, magandang tanghali. Umabot na sa 627 ang bilang ng mga naantalang pasahero sa 7 pantalan sa probinsya ng Catanduanes, Sorsogon at Albay
Batay na rin yan sa datos na ipinalabas ng Office of the Civil Defense Region 5. Maliban dito, hindi rin pinahintulutang bumiyahe ang nasa 122 na rolling cargo, 19 na sea vessel at 2 motorized bangka dahil sa Bagyong Ramon. Nananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng antas sa probinsya ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Berac, Catanduanes, suspendido ang klase mula preschool hanggang elementarya. All levels naman sa Gigmoto, Viga at Bato, Catanduanes. Sa Sorsogon, walang pasok ang preschool to elementary sa Sorsogon City at Irusin. Preschool to senior high school naman sa Pilar at Prieto Diaz. Preschool to secondary sa Huban at Bulan. Habang suspended ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Bulusan, Santa Magdalena, Magallanes, Castilla at Matnog. May mga naiulat na rin, Ella, na mga flash floods sa ilang lugar sa Bicol dahil sa Bagyong Ramon. Nagmistulang ilog ang barangay Maingaway sa San Andres, Catanduanes dahil sa lakas ng agos ng tubig baha. Lumubog naman sa baha ng kalahati ng mga bahay sa barangay Akabkab, San Andres, Catanduanes. Sa barangay Batong Paluway, rumaragasarin ang baha. Hirap na rin makadaan ang mga sasakyan sa barangay Divino Rostro dahil sa mabilis na pagtaas ng baha sa kalsada. Ayon kay Jeremy Manlangit, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Officer ng San Andres, sa kabila umano ng may mga naiulat na pagbaha sa kanilang lugar, wala naman umanong naitatalang casualty sa kanila. May mga recorded na flash floods, especially dito sa San Andres Vocational School, sa my school, which is talagang lagi siyang binabaha. So, yung nag-preposition na kami ng tao para makontrol yung or mag-assist kung sa mga tatawid papuntang sa ibang lugar. So, naka-preposition naman yung tao para mag-assist. Ela, sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 5, wala pang naiuulat na mga kababayan nating lumikas dahil sa bagyo. Magkagayunpaman, patuloy ang pagbabantay ng mga kawaninang gobyerno sa iba't ibang dako ng Kabikulan sa mga maaaring mangyari, lalo't patuloy pa rin ang nararanasang pagbuhos ng ulan sa iba't ibang dako ng Bicol Region. Yan muna ang latest live mula dito sa Kanaman, Camarines Sur. Ela, magandang tanghali. Maraming salamat, Alan Manansala mula sa Kanaman, Camarines Sur. Nadagdagan pa ang mga lugar na nakataas ang babala ng bagyo sa Northern Luzon. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Yes, Ray. Aga sa ngayon ay napanatili ng bagyong si Ramon, taglayan itong lakas ng hangin at namataan ito ng pag-asa kaninang alas 10 ng umaga sa distansyang 290 kilometers sa may silangan niyan ng Luzon. At ayon sa pag-asa, particularly sa may Berac, Catanduanes. Ayon sa pag-asa, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng ating bansa. At babalikan natin mamaya aga yung ating presentation. Maraming salamat, Ray Pilayo. Samantala, ilang mga lugar sa Bicol Region ang nagsuspindi na ng klase dahil sa Bagyong Ramon. Walang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan ngayong araw, November 14, sa Albay, Camarines Norte at Naga City. Suspendido rin ang pasok sa Karamuan, Panganiban at Berac, Catanduanes. Habang preschool to senior high school lamang walang pasok sa Bulan, Sorsogon. Nakahanda na ang standby fund at relief items ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sakaling kailanganin sa mga lugar na apektado ng Bagyong Ramon. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ay maagang pinulong ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang magiging aksyon sa mga posibleng masalanta ng bagyo. Narito ang report ni Harleen Delgado.
Inalerto na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang mga regional office at local government units na mga maapektuhan ng bagyo, partikular na ang Regions 1, 2, 5, 6, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, mayroong standby funds at stockpiles ng relief items ng DSWD na mahigit 1 bilyong piso. Kasama na rito ang halos 300,000 family food packs. Nakahanda na rin anya ang mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng gamot at iba pang medical supplies ng Department of Health. Inirekomenda na rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga apektadong local government units na magsagawa ng preemptive evacuation. Samantala, magbibigay ng Mobile Water Treatment Compact Unit ang bansang Hungary. Ang nasabing Mobile Water Treatment Unit ay kayang maglinis ng 2.5 hanggang 6.5 cubic meter ng tubig mula sa anumang water source at gawing inuming tubig. Nagkakahalaga ito ng $200,000 o 10 million pesos na libreng ibinigay sa pamahalaan. We also have mobile water filtration equipment. Some of them were donated, some were procured. But none that of this kind of capability that can treat or desalinate water from the sea and produce drinking water. Nakatakda itong ipadala sa bansa sa Pebrero habang gagawin naman ang commissioning test nito sa Abril. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. May magagamit ng mobile water treatment plant ang mga evacuee na naapektuhan ng mga nagdaang lindol sa Kidapawan City. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Raymond Octobre na nasa Kidapawan City live. Yes, Raymond. Aga magandang tanghali, ilang linggo nang hirap makakuha ng malinis na tubig na inumin ang mga evacuees dito sa Barangay Ilumabis dito sa Kidapawan City. Aga nasira kasi ng lindol ang pinagkukunan nila ng tubig sa evacuation center at hindi rin nakasasapat ang inirarasyon ng lokal na pamahalaan. Nakulangan mag tubig. Nalukop na may asa mangita og tubig. Kulang kay mag tubig, sir. Pero nitong linggo lang ay dumating na sa Kidapawan ang isang mobile water treatment facility na ipinahiram ng Maynilad. Kaya umano nitong mag-supply ng 28,000 liters na inuming tubig na sasapat sa mahigit 1,000 pamilya. Humuugo tayo ng tubig sa ilog, tapos pinapadala natin ito sa merong centrifugal filter doon na nas tatanggal ng mga bato. Once naging pino na yung tubig, meron tayong microfilter para magtanggal ng mas pino pa. At yung pinakapinong proseso dito, reverse osmosis, yung mga virus and bacteria kaya niyang tanggalin. Aga sa 8 barangay sa Kidapawan na may internally displaced persons ay 2 pa lang ang may sapat na supply ng tubig, ang Barangay Perez at Ilumabis. Sa ngayon ay mula 40% aga ay 50% na ang status ng supply ng tubig dito sa city proper at nangangako ang lokal na pamahalaan na sa lalong madaling panahon ay maibabalik na nila ang normal na supply ng tubig sa buong Kidapawan. Aga. Salamat Raymond Octobre mula Kidapawan City. At sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Ray Pelayo kaugnay ng Bagyong Ramon. Ray. Flores, sa ngayon ay napanatili ng Bagyong si Ramon ang taglayin itong lakas ng hangin. Namataan ito ng pag-asa kaninang alas 10 ng umaga sa distansya 290 kilometers sa may east-northeast ng Virac, Catanduanes. 65 kilometers per hour ang taglayin itong lakas ng hangin at 80 kilometers per hour yung kanyang pagbugso. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Bahagya itong bumilis kumpara dun sa kanyang takbo kanina. At ayon sa PAGASA forecast track ng PAGASA, ang bagyong si Ramon ay tatahakin pa rin ang direksyon patungo dito sa may Northern Luzon. By Saturday or Sunday ay maaaring mag-landfall yung pinakasentro nito dito sa may Pagitan,
ng Isabela or Cagayan area by Saturday yan or by Sunday. At ito yung magkocross o tatawid dito sa may area ng Ilocos Norte at lalabas na sa may area ng West Philippine Sea. Maaaring humina pagtama nito dito sa may area ng eastern section ng Luzon. Tropical cyclone wind signal number 2 ay nakataas ngayon sa may area ng Catanduanes kung saan makakaranas dyan ng hanggang sa 120 kilometers na lakas ng hangin. At ayon sa PAGASA, makakaranas din na nasaktamtam mga pag-ulan dyan sa Catanduanes. Signal number 1 po, nakataas naman sa may area ng eastern portion ng Isabela, Northern Aurora, Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Eastern Samar, at Northern Samar. Hanggang 60 kilometers per hour na lakas ng hangin ang maaaring maranasan sa mga nabanggit na lugar. Base naman dun sa simulation ng windy.com, patuloy pong makakaranas ng mga pag-ulan hanggang katamtam pag-ulan itong lalo na itong eastern section ng Luzon at ng Visayas mula dyan sa may area ng Isabela at yung Aurora maging dito sa may Quezon, yung Bicol part ay makakaranas tayo dyan hanggang sa katamtam mga pag-ulan. Pero pagdating ng Friday, Saturday and Sunday, nakakita natin habang umuusad itong bagyong si Ramon ay magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dito sa may northern Luzon, mumula dito sa may area ng Cagayan papunta dyan sa may Ilocos provinces. At yung gale warning po ng pag-asin nakataas pa rin sa seaboards ng buong northern Luzon at dito sa eastern seaboard ng central at southern Luzon hanggang sa may area ng Bicol. Maaari pa rin po umabot sa 5 metro yung taas ng mga pag-ano dyan, kaya mapanganib para po sa mga maliit na sakyang pandagat. Floor? Maraming salamat, Ray Pelayo. Isasagawa ng mga kawanin ng Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan ng traffic scheme simulation sa mga lugar na dadaanan ng mga delegado ng Southeast Asian o SEA Games 2019. At mula sa Guadalupe, Makati City, may live report si Asher Kadapan Jr. Yes, Asher? Ella, handa na ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa traffic scheme simulation na isasagawa sa mga rutang dadaanan ng mga convoy ng mga bus na sasakyan ng mga delegado at atleta ng SEA Games 2019 ngayong hapon. Bandang alas 2 ng hapon, nakataktang umalis ang mga convoy mula sa 22 hotel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila papunta sa Philippine Arena sa Bulacan. Pangunahing o maapektuhan nito ang trapiko sa ilang pangunahing lansangan gaya ng EDSA, Rojas Boulevard, Espanya Boulevard, Quezon Avenue at North Luzon Expressway o NLEX. Walang nakatalagang special lane para sa mga convoy at magpapatupad lang ng stop and go scheme kapag dadaan na ang mga SEA Games delegate. Asahan ng mabigat na trapiko sa ilang lansangan kung saan pansamantalang ititigil ang trapiko upang bigyang daan ang dadaang convoy bagaman agad rin itong bubuksan para sa mga motorista. May ilan ring delegado na magagaling sa Tagaytay City, bandang alauna mamayang hapon na dadaan sa Cavitex at Coastal Road hanggang makarating ng EDSA. Habang ang mga atleta namang manggagaling ng Subic at Clark ay diretso na sa Philippine Arena via NLEX. Ella, samantala dalawang eskwela sa Metro Manila ang nagdeklara na ng class holiday o walang pasok sa mga araw mismo ng Southeast Asian Games 2019. Ito ay upang makatulong na maibsan ang inaasahang mabigat na trapiko sa isasagawang multi-sport event simula November 30 hanggang December 11. Ayon sa MMDA, kinumpirma ng LaSalle TAP at LaSalle Benilde na suspendido na ang kanilang ang mga klase simula ikadalawa hanggang ikapito ng Disyembre. Pang mga paaralan ang inirekomenda ng MMDA na magpatupad ng class holiday sa mga naturang araw, ngunit wala pang kumpirmasyon ang mga ito. Ela, alas 3:15 ng hapon ang pinakahuling convoy na aalis dito sa Metro Manila. Mula yan or depende yan sa lokasyon ng mga hotels. Hindi pinapayag ng mga motorista na sumunod sa mga convoy maging ang mga kawani ng media. At pagkatapos nito ay magsasagawa ang MMDA ng traffic assessment kaugnay ng simulation. Ela? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Makati City.
May pansamantala ng lugar na inilaan ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga street vendors na naapektuhan ng nationwide clearing operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Mula sa Quezon City, may report si Bernard Dadis live. Yes, Bernard. Lord, sa talaan ng Quezon City Government, may gitsa 2,000 street vendors ang naapektuhan o naapalis ng clearing operations na ipinatupad ng Department of Interior and Local Government o DILG simula noong July dahil nga dito sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na linisin itong mga pangunahing kalsada at maging maalwan na daanan ng mga tao. At kaugnay nga nito para tulungan naman ng mga naapektuhan ng mga vendors ay inilunsad ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang proyekto na Sari-Sari sa QC 2019. Ito ay isang night market na ipupwesto sa TUCP compound sa panalukan ng Elliptical at Marlica Road. Bukas ito simula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. At ang isa naman ang pwesto ay sa Ayala Vertis North na magbubukas alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Magsisimula ang sari-sari sa QC Night Market sa November 24 at tatagal hanggang January 19, 2020. Ito'y nakalaan para sa mga napalis na street vendors. Kailangan lamang nila magbayad ng 150 pesos a day para sa bawat pwesto na mayroong tent na may sukat na 6 by 6 feet. Mas mura ito kumpara sa ilegal na pwesto dati na binabayaran ng mga vendor sa mga organizer na abot ng 300 hanggang 600 pesos depende sa kanilang pwesto. At para na maging kaakit-akit floor sa mga mamimili, ang pwesto na ito ay sinadyang ginawang makulay ang mga tent at organisado. Bukod pa dyan, may lugar na itatalaga kung saan merong magtatanghal ng mga local artists mula sa Quezon City gaya ng mga awit. Kasama rin sa proyekto na ito ang paglulunsad ng suki sa QC Club. Ayon kay Mayor Belmonte, layo ng binuong grupo na ito na maisali dito yung mga napalis na street vendors at turuan sila ng tamang pagnenegosyo sa tulong ng team ng micro-enterprise community. Sinabi pa ni Mayor Belmonte na plano niya na mapalawak pa itong proyekto, hindi lamang ito humbaga 2 buwan o pansamantala ngayon, masusundan pa ito, maghahanap pa siya ng mga ilang lugar kung saan pwedeng magtayo sa Quezon City nitong mga night market at kasama rin sa plano floor yung pagpapalawak ng mga public market sa Quezon City para doon naman bigyan ng talagang pwesto itong mga napaalis na street vendor. Floor. Maraming salamat, Bernard Dadis. Nagdulot ng pangamba ang isang abandonadong maleta sa bangketa ng Rojas Boulevard Service Road sa Ermita, Maynila, bandang alas 6 kaninang umaga. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT ng Manila Police District at sinuri ang naturang maleta. Ngunit matapos mabuksan at masuri ay negatibo ito sa anumang explosive device at naglalaman lang ng ilang damit at plastic bags. Ilang saglit pa ay dumating ang isang babaeng nagpakilalang may-ari ng maleta na nagsabing ninakaw ito sa kanya habang natutulog sa bangketa. Target ng Department of Environment and Natural Resources na gawing swimmable o maaring paliguan ang tubig sa Manila Bay bago matapos ang taon. Paano kaya ito gagawin? Alamin natin sa report ni Ray Pelayo. Mabaho ang tubig na umaagos sa creek na ito sa harap ng DNR-NCR sa East Avenue sa Quezon City. Dito sinubukan ng isang organic solution na kaya raw magpababa ng polusyon sa tubig. It's 100% organic, so pwede siyang inumin ng tao, pwedeng inumin ng hayop. Personal na sinaksihan ni Secretary Roy Simato kung ano ang magiging epekto nito sa tubig. Pag-aaralan niya ng kagawaran kung maaari itong gamitin sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Target ng DNR na gawin itong swimmable o maaaring mapagliguan ng tao bago matapos ang taon. Ang first natin is ma-clean up yung Manila Bay, yung fecal coliform, yun yung pinaka-target natin na mapababa. Tapos secondary na yung BOD, tapos syempre yung dissolved oxygen para kahit papano pwedeng mamuhay dun yung mga isda. Gagawin na lamang isa ang labasan ng tubig mula sa 3 outfalls sa kalalagyan ng treatment plant malapit sa Manila Yacht Club sa Rojas Boulevard. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Hindi sinunod ni Pangulong Rodrigo Duterte ang payo ng doktor na magpahinga muna ayon kay Senator Bongo. Sa ngayon ay nasa Davao City ang Pangulo at balak mag-ikot sa ilang lugar sa Mindanao. Narito ang report ni Rosalie Coz. Hardworking at workaholic o masipag at subsub sa trabaho si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paglalarawan ng dating top aide ng punong ehekutibo na si Senator Bongo. Sagot ito ng opisyal ng tanungin hinggil sa pananatili ng Pangulo sa Davao City at tiniyak na maayos ang kalagayan ng kalusugan nito. Una nang sinabi ng Malacanang na nakatakda sanang magpahinga ang punong ehekutibo sa loob ng 3 araw, subalit binawi ito ng palasyo at bagkos ay tuloy pa rin ang pagtatrabaho kahit nasa bahay niya ito sa Davao City. Aminado ang senador na kahit pinayuhan ng doktor na magpahinga muna si Pangulo Duterte, hindi ito sinusunod ng Pangulo. Actually, sa totoo lang ayaw magpahinga ni Pangulo. Kahit sabihin mo, he was advised by the doctor to rest, ayaw pa rin niya magpahinga. Ayon sa senador, normal na sa punong ehekutibo ang mamalagi rin ng ilang araw sa Mindanao at mag-ikot doon. Ito ay lalo na't sa Davao City ang kanyang comfort zone kung saan nakakapagpahinga siya at nakakapagtrabaho. Sa araw ng Biyernes, may nakatakda na itong presidential event na pakikipag-usap sa mga magsasaka sa North Cotabato. Samantala, asahan na anya ang mas abalang schedule ng punong ehekutibo sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, mas lalong very busy si Pangulo, pati kayo busy dahil araw-araw kayo magko-cover. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacañang. Pinulong ni Vice President Lenny Robredo ang mga ahensyang kasapi ng Enforcement Cluster ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAT ngayong araw. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Vincent Arboleda live. Vincent. Yes, Lord, nagsagawa muna ng briefing ang Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang pagpupulong ng enforcement cluster ng ICAD kasama si Vice President at ICAD Co-Chair Lenny Robredo. Kanina isa-isang nagsisitingan ang mga opisyal ng law enforcement agencies kabilang na sina Police Lieutenant General Archie Gamboa ng Philippine National Police at Colonel Ferdinand Marcelino ng Armed Forces of the Philippines. Kasama rin sa pagpupulong ang mga opisyal mula sa Department of the Interior and Local Government, Dangerous Drugs Board, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Ports Authority, Bureau of Customs at iba pa. Laman ng pagpupulong ang mga kasalukuyang programang ipinatutupad ng mga enforcement agencies sa anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. Matatandaan ang sinabi ni VP Robredo na sa naturang pagpupulong ay bibigyan ng kalayaan ang mga law enforcement agency na bumuo ng mga bagong programa na babagay sa mga isinusulong ng pangalawang Pangulo. Kabilang narito ay ang pagsusuot ng mga body cameras sa tuwing anti-drug operation at pagpapatigil sa walang katuturang pagpatay. Sa ngayon ay nakakatapos nga lang ng pagpupulong ng ICAD Enforcement Cluster at isa rin sa mga pangunahin na pinag-usapan nila ay pagkakaroon ng sistema o matrix upang magkaroon ng matibay at maayos na baseline system sa mga data na kakailanganin para makagawa ng maayos na programa ang ICAD. At yan muna, it is live, balik sa floor. Maraming salamat, Vincent Arboleda. Dapat pang magpasalamat si Vice President Lenny Robredo dahil hindi pa required siyang dumalo sa cabinet meeting ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. At mula sa Malacañang, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie? Yes, Mayra Tahali Ella, kinumpirma ni Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na wala pang imbitasyong itinapadala ang Malacañang para dumalo sa cabinet meeting si Vice President Lenny Robredo. Dagdag pa nito, optional sa mga miyembro ng gabinete ang pagdalo ng pagpupulong, lalo na kung hindi naman anya mapag-uusapan ang isyong kaugnay ng ahensyang pinamumunuan. Kasabay nito, binanggit ng opisyal na dapat pang magpasalamat ang Vice Presidente na hindi pa ito required sa pagpupulong ng gabinete, lalo na't laging inaabot ng madaling araw ang meeting ng Pangulo. Nilinaw naman ang palace official na maaaring magbigay ng kanyang panigang vice-presidente sa anumang isyong mapag-uusapan sa cabinet meeting sa pamamagitan ng pagpapadala ng statement o comments nito. Samantalang hindi muna matutuloy at i-reschedule muna ang nakatakdang pakikipag-usap ng punong ehekutibo sa mga magsasaka sa North Cotabato bukas.
nakapapasok na impormasyon mula sa palasyo. Ipinagpaliban ito dahil dadalaw ang punong ehekutibo sa burol ng anim na sundalo, gayon din sa 20 nasugatan dahil sa pag-atake ng rebeldeng New People's Army sa Eastern Samar. Balik kay Ella. Maraming salamat, Rosalie Codes Live mula sa Malacanang. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Two people in China have been diagnosed with and are being treated for plague. It is the second time the disease, the same one that caused the Black Death of the deadliest pandemics in history, has been diagnosed in the region. Plague is caused by the bacterium Yersinia pest and can arise in three forms: a lung infection known as pneumonic plague, a blood infection known as septicemic plague, and a form that affects the lymph nodes called bubonic plague. The two new cases being treated at a hospital in Beijing are of the pneumonic forms, which is even more serious than bubonic plague. Bolivia's interim president Jeanine Añez appointed a new military high command and government on Wednesday, even as erstwhile head of state Evo Morales proclaimed for Mexico that he is ready to return to the Andean nation if the people ask it. In her first speech to the nation, Añez called for a peaceful and democratic transition and rejected Morales' characterization of this week's event in Bolivia as a coup. Morales, Bolivia's first indigenous president, announced Sunday that he was stepping down after the military brass publicly called on him to resign amid a crisis stemming from accusation by the opposition that his October 20 election victory was tainted by fraud. Violence associated with protests that followed the elections has so far left 8 people dead, 508 injured, and 460 under arrest, according to official figures, while bringing economic activity to a halt. The United States top diplomatic in Ukraine testifies in the first televised hearing of the impeachment against U.S. President Donald Trump. Nina Armillo reports. The major interest U.S. President Donald Trump had in Ukraine was ensuring that Kyiv conduct investigations into former Vice President Joe Biden, a top U.S. diplomat said in a sworn testimony on Wednesday in the House Judiciary Committee impeachment hearing. Trump has been accused of trying to pressure Ukrainian President Volodymyr Zelensky into investigating Biden, but has denied any wrongdoing. William Taylor, the highest-ranking U.S. diplomat in Ukraine, said that Biden, one of the front-running candidates for the 2020 Democratic presidential nomination, was Trump's main concern. Taylor made the statements during his testimony before House lawmakers on Wednesday in a hearing which could lead to an impeachment trial of Trump in the Senate if a majority of congressmen believe he abused the power of presidency by asking Ukraine to investigate a political rival. Taylor has said that he told top U.S. officials that Trump's decision to condition release of some $400 million in military aid to Ukraine on a commitment by Kyiv to investigate that Biden was crazy. Meanwhile, a spokesperson for Joe Biden's campaign said that the former vice president also was not following the hearings live, but noting that the House was doing its job and Biden was doing his, working to defeat Trump in the 2020 election. Nina Armillo, UNTV, News and Rescue. Malaki ang posibilidad na dapuan ng iba't ibang sakit ang mga bata na walang kuna kontra tigdas. Kaya ayon sa Department of Health, patuloy nilang hinihikayat ang mga magulang na samantalahin ang libreng bakuna ng pamahalaan. Narito ang balita ni Aiko Miguel.
Pinagpupulungan na rin ngayon ng Department of Health ang lumabas na pag-aaral ng Harvard Medical School hinggil sa posibilidad na dapuan ng iba't ibang sakit ang isang batang walang proteksyon kontra tigdas o measles. Ayon sa DOH, ito ay epekto ng tinatawag na immune amnesia. Ibig sabihin, maaaring ma-impair ang immune memory ng katawan ng isang tao kapag hindi nabakunahan kontra tigdas. Ang measles vaccine anya ay mayroong kakayahang pigilan ang katawan na makalimutan ang immune memory nito na siyang nagpoprotekta sa katawan laban sa mga sakit at impeksyon. If you do not get vaccinated and you get infected with measles, chances are your protective antibodies which are already in your system will be reduced significantly or substantially. Kaya patuloy na hinihikayat ng DOH ang mga magulang na pabakunahan ang mga anak, lalo na ang nasa 6 hanggang 59 na buwang gulang. So that for example, you had antibodies against polio, pero wala kang vaccine against measles. Nagkaroon ka ng measles infection, yung measles infection mo will influence the downward reduction or the reduction of your protective antibodies to other infection, huh? Like polio, diphtheria, pertussis. Talagang it makes more sense to really have your children vaccinated. Kasi meron ganun problema. Sa ngayon ay nasa 98% na ang immunization coverage kontra tigdas ng mga batang edad 6 hanggang 59 months. Heiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Pinag-iingat ng Bulacan PNP ang mga Bulakenyo sa talamak na bentahan ng nakaw na motorsiklo gamit ang social media. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto ng 4 na suspect sa motor napping sa bayan ng Santa Maria. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Hindi na itinanggi ng isa sa mga nahuling suspect ang pagnanakaw at pagbebenta ng motorsiklo. Ayon sa suspect, umiikot sila sa mga barangay upang maghanap ng kukuning motorsiklo. Kapag nagtagumpay, pinopost nila sa social media ang mga ito at doon na rin nagaganap ang transaksyon. Inaamin ko po sir, meron po, pinopost ko po sa Facebook. Ngayon pagka-post ko po, pag meron pong nag-comment, tayo mag-uusap na po kami dun sa messenger. Depensa naman ng isa pa sa mga naaresto. Hindi nila alam na nakaw ang mga dinadalang motorsiklo sa kanila ni Rosales. Almost 5 years na po kami buy and sell. Sa ngayon lang ho nangyari po, sa ngayong nakarang araw ho, nakabili ho kami ng isang motor sa kanya na hindi ho namin alam na siya po ay pala ay nakaw. Naharap ngayon sa kasong anti-fencing at motor napping ang mga naarestong suspect. Paalala naman ng PNP, huwag basta maniwala o makipagtransaksyon sa social media. As much as possible po, iwasan po natin ang pakikipag-transact sa online, sa mga social media platforms kung saan ay nagbebenta po sila ng mga items or mismong mga sasakyan na questionable naman po ang manner. Sa ngayon, pinaghahanap na ng Santa Maria PNP ang leader ng grupo na si Alias Bordado. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Santa Maria, Bulacan. Pinag-iisipan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal ang paggamit ng plastic sa Pilipinas upang mapangalagaan ang kalikasan. Pero bago pa ito, sari-saring pakuluna ang nag-viral sa social media na layong malimitahan ang paggamit ng plastic. Narito ang report ni Joanna. Talamak lang problema sa maraming mga bansa ang paglaganap ng plastic at ang masamang epekto nito sa kalikasan. At isa na rito ang Pilipinas. Sa pag-aaral na isinagawa ng isang non-government organization na Gaya, lumabas na umaabot sa 48 milyong plastic shopping bags kada araw ang nagagamit sa buong Pilipinas o katumbas ng 17 bilyon sa loob ng isang taon. Bukod pa dito ang nasa 16.5 bilyon na plastic labo at 60 bilyong plastic sachets taon-taon. Nauna nang ipinahayag na Malacanang na bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa panukalang ipagbawal ang paggamit ng plastic sa bansa. Pero bago pa ito, marami na sa ating mga kababayan ang gumagawa ng inisyatibo upang malimitahan ang paggamit ng plastic. Kamakailan, nag-trending sa social media ang post na ito mula sa isang supermarket sa Legazpi, Albay.
sa halip na ibalot ng styrofoam at plastic ang mga gulay, dahon ng saging at hibla ng abaka ang ginamit ng mga ito na packaging. Usap-usapan rin ang branch ng isang fast food chain sa Cavite kung saan pinapayagan ng mga customer na magdala ng sariling reusable container upang dito ilagay ang order nilang pagkain. Nauuso na rin ngayon ang paggamit ng bamboo at metal straw gaya na lamang sa Misamis Occidental sa halip na disposable straw. Kakaibang diskarte naman ang ginagawa sa ilang lugar sa Pilipinas kung saan maaaring ipalit sa bigas ang nakokolektang plastic. Tulad na lamang sa Cavite, Isabela, Ilocos Norte at iba pang lugar. Bilang isang individual, may mga diskarte rin na pwede nating gawin upang malimitahan ang paggamit ng plastic. Sa isang post ng Maynilad, ibinahagi nito ang ilang tips para sa no to single-use plastic. Una, magdala ng sariling shopping bag tuwing mamamalengke o mag-grocery. Ikalawa, gumamit ng reusable water bottles. Iwasang gumamit ng plastic straw at utensils. Gumamit ng reusable container kung magbabaon ng pagkain. Mas makabubuti kung mag-dine-in na lamang kaysa mag-take out kung kakain sa restaurant o gumamit ng glass jar sa pag-iimbak ng pagkain. Nakalulungkot isipin na maraming mga hayop ang namamatay dahil sa itinatapon ng mga plastic sa ilog at dagat. Ito rin ang pangunahing dahilan kaya't problema sa maraming lugar ang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Kaya naman importante na maging kamalasakit ang bawat isa dahil may kasabihan tayo na ingatan ang kalikasan upang sakunay maiwasan. John Anano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tumanggap ang programang ang dating daan ng Silver Play Button mula sa YouTube. December 26, 2005 nang magkaroon ng YouTube channel ang programa at ngayong araw, mahigit 116,000 na ang subscriber nito. Narito ang report ni Nina Armilio. Ginawaran ng programang ang dating daan ng isang Silver Play Button o Silver Creator Award mula sa YouTube noong November 10 sa ADD Convention Center, Apalit, Pampanga. Ito ay dahil naabot na ng YouTube channel na longest-running religious television program sa Pilipinas ang 100,000 subscribers mark. Sa ngayon ay may mahigit 116,000 subscribers na ang dating daan YouTube channel. Mapapanood sa programa ang host na si Brother Eli Soriano, ang overall servant ng Members Church of God International o MCGI at co-host na si Kuya Daniel Rason na assistant to the overall servant ng MCGI. Ayon sa YouTube channel ng programa, ito ay isang Bible exposition on-air program na may layong isulong at ipalaganap ang kamalayan sa maingat na pagbabasa at pag-unawa sa mga aral ng Panginoong Hesukristo sa Biblia. Highlight din ng programa ang mga expose at pag-aaral ng katotohanan ayon sa mga banal na kasulatan. May YouTube channel din ang dating daan sa wikang Ingles, ang The Old Path. Sa Portuguese, ang O Camino Antigo. Sa Espanyol, ang El Camino Antigo. At sa Italian, ang El Sentiero Antico. Taong 1980, nang magsimula ang dating daan sa radyo, makalipas naman ang 3 taon, sumahimpapawid ito sa telebisyon. Mula noon, nagkaroon na ito ng iba't ibang segment, gaya ng Truth in Focus, Biblically Speaking, How Authentic the Bible Is, Bible Guide, at ang walang katulad na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot, kung saan nakapagtatanong ng live ang mga guests sa Bible Exposition. Hindi scripted at on the spot na sinasagot ang sari-saring tanong ng mga tao straight from the Bible. Ilan lamang sa mga inaning parangal ng programa ay ang Most Informative Religious Program of the Year noong November 2006 at Best Religious Program taong 2011 mula sa Gawad Awards dahil sa pagsasahimpapawid nito sa North America. Noong 2014, tumanggap si Brother Eli Soriano ng titulong Best Bible-Based TV Radio Evangelist at ang dating daan ay kinilalang Best Longest-Running Religious Program sa 34th Dangal ng Bayan Awards. Sa kasalukuyan, napakikinggan at napanonood sina Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason sa 6 na kontinente ng mundo. Hindi kakaunti ang mga personalidad na nagpahayag na ng kanilang paghanga sa estilo ng pangangaral ni Brother Eli. No, so magbabasa ng verse, pagkatapos magpapaliwanag siya, no? Tapos dinadagdagan niya, galing eh. Nadagdagan niya yung mga personal niyang kwento, no, nasa ganitong bayan siya, kasama niya yung mga ganito, ganito yung nangyayari. Alam mo, as teachers, ako as a teacher, ang daming matututunan sa doon sa study. At gaya ng laging sinasabi ni na Brother Elliot, Kuya Daniel, sa tuwing mayroong parangal,
To God be the glory. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.